Hi guys! Welcome back sa vlog ni Casey! So para sa video natin for today, gagawin ko ngayon is yung reindeer makeup. Yan. Inspired to kay ano, kay Drian Bautista. Marami ng mga makeup artist naman siguro nakakakilala kay Drian Bautista kasi sikat na rin siya ano. At saka na-recreate na ni James Charles yung isa sa mga look niya, di ba? Filipino pride. Gawin ko ngayon, i-recreate ko as much as I can sa kung gaano kasang ipupush ng ating powers is yung kanyang reindeer makeup. Ito yan. Yan ang ating gagayahin for today's video. So, hindi natin patagalin kasi matagal-tagal tong makeup na to. So, let's get started! First things first is gagawin ko muna yung aking base. So, ang gagamitin ko is itong crayons, BB cream in the shade Natural Beauty. Ito yung aking gagamitin for the base. BB cream siya pero ano, full coverage to die. Kala mo ba? Gagawin ko muna yung base ko kasi kailangan eh. Kasi yung details niya sa eyes. Hindi naman sobrang detailed nung eyes niya. It's more on sa dots and everything. Ganon. I have my mirror with me. Pasensya nyo na po kung hindi po makinis yung mukha ko. Never naman pong naging makinis yan. Hi guys! Welcome to Casey's Vlog. Hi guys! Welcome to Casey Vlogs. O diba, nabanggit na rin yung yan Instagram ang IG ko. Account niya. Follow yes. Nyo na. Please follow link down below. Yes! Hi! Magka-concealer po ako. I'm using the Maybelline Super Stay. Na regalo po na butihin ni Ka Acho. Sana nakita namin, no? Wala naman. Wala naman akong viewers. Sa makeup look kasi na to ni Drian, parang more on center ng mukha yung kanyang pinfocus eh. Ang daming light sa center ng mukha. So yun yung imimimik natin sa eksenang ito. Sinento lang yung face ko, yung center ng mukha ko. Gamit itong Sassy Lady. Sassy Lady ba o Sassy Lady? Sassy Lady. Lady na loose finishing powder. Sassy Lady, di ba yun yung sa ano, SM? May namatay na naman na Joe. Sinet ko yung the rest of my face with bench lang po ito na nilagay ko sa ano ng Nietzsche to. Diba, we stand a resourceful queen. Huwag tayong tapon ng tapon. Ang dapat itapon, yung mga pangit mong kaibigan. Charot! Yan, so ito na po yung base makeup natin. Tapos na po yung ating base. And imimimik na natin yung mga ano, yung pa-reindeer kineme nito ni ate mong Drian. So gagamitin ko po is itong walang kamatayan na Glaze Gorgeous Me Palette. Gagamitin ko itong brush na to. Itong random lang na brush. Basta sa Shopee. Yan, ito pong shade na to. Gagamitin ko siya para sa outer perimeters na ating face. Huwag pasensya niya po itong ano na to ha. Parang tanga kasi yung barbero ko yun. Ang nakikita ko dito is, dito talaga naka-focus. Meron dito, tapos diretso na dito. Ito, parang contour. Ayan po. Mukha po tayo ngayong sunog na hindi ko rin malaman kung ano ba. So, maglalagay po ako ng contour more para mas ma-emphasize yung aking outer perimeter with the darker shade. So, gagamitin ko tong shade na to, yung pang-contour ko na shade talaga. Ito, gagamitin ko yung shade na yan. Gagamitin ko tong brush from Glad King. Yes, Glad King, baka naman. Voila! Ayan. So, tapos ko na po yung kilay ko and naglagay na rin po ako ng gagawin kong eye base. Ang ginamit ko is yung Crayons BB Cream in the shade Fair Lady. Tapos, gagamitin ko na itong maliit kong brush from Glad King. It is a fluffier brush. Gamitin ko ulit yung same shade na ginamit ko kanina. Siya yung gagamitin ko for the eyes. Kasi meron ding eye makeup yun.
So yan, hindi ko po sinet yung aking eye base kasi para lumabas talaga yung pigment na hinahanap natin. Ano to eh, parang cut crease yung gagawin. Isang malakihang cut crease. So, kailangan darken natin itong mga part na ito. Tapos, i-coconnect ko yung shadow dito sa contour na ginawa natin. Itong brown sa gilid. Yan. Gamit ako ng different brush para sa pagbe-blend ng edges. Gagamitin ko itong another Glad King na brush. Ito yun. Medyo na-deform siya. Ano? Ito siya. So, i-blend ko lang siya para lang mag soften yung edges. Tapos, maglagay siya ng mini-mini lang na highlight. So, maglalagay din tayo ng mini-mini na highlight. So, ang trick ko dito, kasi ito ang gamit ko pag nag-highlight ako ng pag nag-highlight ako ng brow bone. Pagka dito ko kasi siya, pag pinaganan ko siya, pag in-apply ko siya dito, magkakalat siya ng highlight pati sa part na ayaw mo malagyan ng highlight. Since maliit nga yung mata ko, dapat dito lang sa may maliit na brow bone. Doon lang ako maglalagay ng highlight. So ang ginagawa ko is itong parang tip dito. Yan lang yung papatamain ko sa highlighter. Tapos yun ang ilalagay ko sa brow bone. Ayan. O, diba? You see that? Oh. Then, magbibuild up ako more dito sa may inner corner ko. Kasi, kailangan siyang madarkan. And, i-coconnect ko siya sa nose contour. Then, uulitin lang yun sa other eye. Alam ko makaka-relate dito yung mga mga makeup artist talaga, ganun-ganun. Dumating na ba sa point nyo yung feeling nyo mas maganda yung isang side ng mata nyo? Mas bet ko yung sa may ditong part, nakaka-irita. Pero okay lang kasi i-cover naman natin siya ng white na paint, di ba? Gagamitin kong paint is itong iMagic 12 Color Flash Palette. Ito yung colorful variant nila. Kasi meron sila nung parang concealer kami lang. Gagamitin ko tong white. Natutunan ko to sa Instagram is lalagyan mo daw ng micellar water yung cotton buds or Q-tip. Tapos gagamitin mo siya pambura nung excess eyeshadow na hindi mo kailangan. So, buburahin natin yung excess eyeshadow. Para sa akin, importante na ganyan, buburahin mo muna yung excess na eyeshadow. Kasi lalo na white paint yung gagamitin ko, pwede siyang malagyan ng kulay at hindi siya maging solid white. So, ang ginagol natin dito is maging solid white yung color niya. Solid white pero liquid yung paint. So, yeah. I'm gonna cut my crease. 2,000 years later. Oh! So, ito po yung ina-achieve natin na look na hindi ko alam kung mapapantay ko sa kabila. Gawin ko muna yung nose contour para hindi ako mahirap. Yan. So, gagawin na natin yung cut crease natin sa kabila. Isang oras na naman po ito. Day 2. So, tapos ko na po yung dalawang eyes ko. Lalagyan ko ng parang lower lash line na makeup dito sa may lower lash line, malamit. Then, maglalagay tayo ng liner. Gamit itong angled brush na ginamit natin pang kilay. Maging resourceful tayo para mahalin tayong Mother Earth. Minimal lang na pang kilay. I mean, na line. Tapos, next na gagawin ko is lalagyan ko na ng black yung sa may bandang nose. So, ang gagawin ko muna is lalagyan ko lang ng gantong shade. Tapos, lalagyan ko ng parang nostrils. Ito na po yung kinalabasan, ng mga, nilagay ko po kasi yung mga black. So, naglagay ako ng black liner na maliit lang. Black na nose kasi kasama yan sa ambience. Tapos yung upper lip ko, ginawa kong black. Ngayon, bala ko naman, gagamitin ko tong red na lipstick na to from Sassy Lady na mini liquid lipstick set in the shade 23. Ayan daw siya, 23. Sa kahit anong red lipstick. Yung ginamit dito ni Drian Bautista, nag-nude lipstick siya. Pero ako, para Christmas yung vibes, mag-red tayo.
Yan, naglagay na po ako ng red lips and maglalagay ako ng mga white dots sa ano, sa aking pagmumuka, ano? Ayan, so, maglalagay lang tayo randomly lang, more on ditong part muna, kasi maliliit. Dito, yan. Ayan, hi guys, so ito na po, nagbabalik na po ang inyong lingkod. Kanina po, diba, sinabi ko maglalagay lang ako ng mga white kineme. And hindi lang po white kineme yung nilagay. Naglagay rin po ako sa leeg. Ayan, excuse me. Yes. Ah, diba? Damang-dama nyo na ba ang simoy ng kapaskuhan? Charot! So, para ma-appreciate nyo naman yung full look ko, ito na siya. Here's the montage. It for this video, if you like it, diba? Magsabi naman kayo kung ano mga video suggestions nyo. Nung yung mga walong nanonood sa akin dyan, ano? Magsabi naman kayo kung ano mga gusto nyo panoorin. Sana nagustuhan nyo tong video na to. And if you like it, click the like button down below and also the subscription button. Yes, you like that. So ayan, follow me on my TikTok, tapos sa Instagram, tapos sa Twitter. Andiyan po sila sa description box sa baba, and andiyan din sila sa screen nyo ngayon. So yeah, that is it. Thanks for watching. Bye-bye!